Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng July 22, 2024 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin natin na binabantayan ang dalawang bagyo na nagpapalakas na nga po ng habagat na nasa silangan at kanluran po ng ating bansa. Si dating bagyong Bochoy ay tuluyan na nga po na naglandfall dyan po sa may Hainan, southern part po ng China, habang si bagyong Karina naman ay kasalukuyan na nasa silangan na po ng Cagayan na lumakas na nga po at isa ng severe tropical storm na umaabot na po ang lakas ng hangin nito hanggang sa 110 kilometers per hour habang nasa layo po ngayon ng 345 kilometers east of Tuguegarao, Cagayan na patuloy po ang pagkilos pa northward paakyat sa bilis na 20 kilometers per hour. Maghapon po ngayon hanggang mamayang gabi ay posibleng nandyan pa rin sa silangang baybay ng Cagayan na magdudulot ng cloudy sky with isolated light to heavy rains dito po sa malaking bahagi ng Northern Luzon dahil sinasabayan pa po yan ng habagat. Bukas, araw ng Martes, posibleng lalakas na po yan into typhoon category habang nasa silangang baybay na po ng mga isla ng extreme Northern Luzon. At pagsapit ng Miyerkules, posibleng lalakas po yan into super typhoon habang nasa silangan na po ng Taiwan. At posibleng pagsapit ng Huwebes, makalabas na po yan sa ating area of responsibility at nagbabanta na tumbukin po ang eastern part ng China. Pero kahit hindi po yan mag-landfall sa limang bahagi ng ating bansa, ay pinapalakas naman po nitong habagat na nagpapaulan na nga po, nagsimula ng magpaulan ngayong madaling araw dito po sa malaking bahagi ng Luzon. Whole week, this week, ay isahan natin ang mataas na tsansa ng mga pag-uulan sa malaking bahagi ng kanluran ng Luzon, lalo na dyan sa may Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, maging po sa ilang bahagi ng Western Visayas. At sa lagay ng ating panahon, ngayong madaling araw ay may mga isolated to heavy rains na nga po dito sa malaking bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mindoro Provinces, Iloilo, Southern Negros, Bohol, ilang bahagi ng Leyte, Samar, Surigao del Norte, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Coronadal, Sarangani at Mati. At mamaya ay maayos naman ang panahon sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Pero dito po sa May Luzon, posible pa rin ang mga isolated light to heavy rain sa malaking bahagi pa rin ng Northern Luzon, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mindoro Provinces, Northern Palawan, ilang bahagi ng Antique, Southern Negros, ilang bahagi ng Leyte, Samar, Sulu Archipelago, Zarangani, Zamboanga at Mati. At mamayang hapon, mas maraming lugar na muli dito sa ating bansa makakaranas ng light to heavy rains, lalo na po dito sa malaking bahagi ng Luzon. Kaya mag-ingat pa rin po tayo sa mga banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mabaybayin, iwasan na po muna natin ang papalaot sa kanlurang baybayin po ng Palawan at Occidental Mindoro dahil sa habagat ay posibleng aabot ang mga alon dyan hanggang sa 2 to 2.5 meters height. At dahil naman kay Bagyong Karina, ay iwasan na muna natin ang papalaot sa mga seaboard po ng extreme Northern Luzon Islands, maging po sa seaboard ng Eastern Cagayan at Isabela dahil ang mga alon dyan ay posible pa rin na aabot hanggang po sa 2 to 3 meters height. Kaya hanggat maaari ay iwasan po muna natin ang papalaot dyan sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!